inside the box. Ako, ano kaya yan? Ikaw mamita ka na ni Dolores. Hindi. Sigurado ka, ha? Eh, pinadala pa naman galing sa mga producers natin. Talagang espesyal tayo today. Lester and Jamie nakasunod. Jamie lang, oh, Jamie. Jamie, that's inside the box. Bakit ako lang? Ano yan? Kailangan mo atang kunin mo nasa doon. Kukunin ko talaga. Nakakatakot naman. Sige, kukunin na. Ayaw ko na. Sige na. Sabihin mo muna ko na anong nasa doon. Wala rin sa kong sinabi. Pero, try mo lang. Huwag kang matakot. Wala yan. Huwag kang matakot. Tawag nila na extreme exotic cats. Hindi
hindi ko kaya. Mars, hello! Nakikita mo ba yan? Kaya mo bang hawakan yan? Alam mo, Mars, ang tawag daw sa fear of animals ay zoo phobia or animal phobia. So ako, nung may takot ako sa dalos, sumumbig ang tawag sa akin. Sana naman today mo mawala yung zoo phobia mo dahil titingnan natin kung paano yung proper handling ng mga animals sa gaya ng zebra trap na ito. Diba kuya, Ken? Wow. Zebra trap? Thank you.
Petit. Parang aatakihin na sa puso dahil sa mga tao pa lang ng exotic animals, mailan namang walang takot pagdating sa mga ito. Gaya na lang nila Tyro, Sherwin at Ed, ang chief of keepers of extreme exotic villages, isang grupo ng mga exotic pet owners. Kaya nabuo kami para promote yung awareness ng mga exotic pets. And pinopromote namin sa group is yung pagkakaroon ng legal papers. At lalo na kasi na yun, maraming mga illegal yung lumalabas ng mga pets. Which is ang kapababa ng population nila sa wild. Pagdating sa kanilang mga alaga, kanya-kanya raw nag-interest ang miyembro ng grupo. Gaya na lang ni Ed, tarantulas at alakdan o scorpions ang pambato raw niya. Kaya kung tarawang ko na kasi, tinaray ko siyang alagaan kasi mababa ang maintenance niya. Minsan mo lang siyang pakainin. Ang 28-anis na malisitayro, bull python ang kinagumumalinan. Pero, pag-anis kay Roon, isa siya noong pag-videophobic o may matinding takot sa mga ahas. Kasi nagkaroon na kami ng handling. Pagka nagkaroon ako ng interaction doon sa kayo, doon na nag-start yun na nawawala yung fear ko. Si Sherwin naman, bearded dragon. Sa kabila raw ng kanilang nakakatakot na itsura, maaamo raw ang mga ito. Ay, yung features niya, may kusok-kusok, medyo scary, tingnan. Pero nung nahintog doon sa akin, okay naman pala sa nakahawakan. Pwede ko bang hawakan yan? Alam mo ba, wala kasi ang lyrics of beard and like that kasi magkakarapsa sa akin. Ano bagay nila? Kasi kakaiba nga naman sila, hindi lahat nag-aalaga ng mga ganito. Bali, ang bearded dragon talagang likas na tame siya talaga. Mukhang nga. Especially pag na-puhaan siya, na-alagaan mo siya ng hatchling pa lang, mga sa paglaki. So hindi ko makakailangan ng papel o pino o pino. Number one, isa. Kapag mag-aalaga tayo ng exotic pet, kailangan natin yung legal papers. So, siyempre, para makakuha tayo ng legal papers, siyempre, dapat mong galing sa legal source yung mga alaga. So, marami na bang may alagang tarantula dito sa Pilipinas? Marami na rin papers ng tarantula. So, ano pinapakain sa alaga? Crickets! Medyo nagulat ako kasi ang takot ko pala. Nahawakan ko yung tarantula, nahawakan ko yung bearded dragons, at wala talagang problema. Thank you so much dahil sobrang tinuruan niyo kami kung paano nga mag-alaga ng exotic pets na kagaya nila. Salamat Ed, Tyrone, and Sherwin. At saka, sa level of the world, magagaling sa tao ko na may exotic alor. Hindi ako pala nakakatakot. Di ba sa itsura lang? Tama ako. Thank you.
sana, ano yung reaction niya? Isang golden retriever. Si Misty po napakataimik, tapos sobrang lambing, lalo na po sa mga bata. Madali naman po siyang isama sa mga pasyalan, hindi po siya naglilibot o nananahol ng ibang mga aso o yung mga tao. Problema ko po sa kanya, hindi ko po siya malabas sa highway, natatakot po siya dito sa nangilugan po namin papuntang kalsada. Pag narinig niyo na po yung mga tulong ng sasakyan, bumabalik po siya patras, papunta po sa bahay namin. Pag sumapalag na siya, inaalala ko na baka mamaya kapatid yung list niya, tapos tumakbo siya sa kalsada, matagasaan. Maraming po mga pwede mangyari kung kasama din namin yung bata, yung anak ko sa stroller. Pwede niya din yung mabata pag nakalagay yung tali niya sa stroller. Hey, sir. Lester po. Moises po. Si Disney mo pala yung maso ko na problema. Kasi may phobia po siya sa main highway. Oo, nung pinadala mo yung video na nanood ko, nakita ko medyo nagpapanik siya. Pero pag-usapan muna natin kung saan nang galing yung tapa to. Yung loob siya, parang ko saan niya ngayon, mukhang okay naman siya dun sa video mo. Nalaro rin siya ng video mo. Hinihilipinis sa tayo. Sa tayo nga. Ano reaction ni Disney? Parang nag-enjoy po siya yung higap ni Ulis. Napili mo po yung golden retriever. Kasi nag-research po ako sa internet kung ano po yung aso na kabait sa bata at sa mga taong hindi masyadong kilala. Nakuha ko po siya noon, binatapa po ko noon. Naging masaya din naman po yung asawa ko ngayon na may alaga po ang aso. At naging part po siya ng aming family. Si Ulis naman, Ulis, anong concern mo din sa naglalakad kayo na kasama siya sa stroller? Okay naman yung lakad niya. Hindi mo pa ba tinatay na maglakad si Sidney na naka-stroller makasama siya sa business group? Nakasama na po namin siya. Ah, okay. Nakasama niya na siya. Ang reaction ni Disney, natatakot siya. Natatakot. Yung behavior issues niya na matatakot, eh, saan nagsimula? Yung bata pa siya o yung naging mag-asawa na kayo? Nagsarap siya ng date? Pansin ko po nung bata pa siya. Kasi pag-aalis po kami, tapos ipapasyal ko siya sa home park, sasakay ko po siya sa may likod ng sasakyan. Pag isasakay ko po siya doon, pumipiglas po siya noon. Tapos yun, nung dinadadamin ko siya sa bed, nakita ko na ayaw niya lumabas ng highway. So, paano siya dinadadamin sa bed? Pag ganun? Kahit malapit lang, kaaga ko siya sa sasakyan, bubuhatin ko siya, talagay ko siya sa lang. Parang madala lang siya sa bed kahit mag-walking distance. Social contact, yung bang gusto niya, yung mas gusto niya yung tao. So, alam natin na mas gusto niya yung kalapit ng bata, kalapit ng tao, yung hinawak-hawakan siya, yung pinag-touch siya ng ganito. Pwede natin gawin dyan is gamitin natin yung motivation na yun para mag-buffer yung takot na yun, para mawala yung takot na yun. So, tignan natin. Makita ko pa paano siya ilakad, paano yung reaction niya. Sige, try mo siya. Sarado siya, tumayo ulit siya. So lumalabas yung parang feeling niya, trapped siya. Pag-close ko, okay. Tignan natin kung nakatayo siya, okay. Nakatayo siya, pero hindi ko pa rin siya ayaw bumaba. Tandaan natin, animals sila. Lahat ng animals, pag nilagay mo sa isang enclosed space, feeling nila na trapped sila. So kailangan nilang umalis. Nagiging anxious sila na kailangan ko makalis dito, kailangan ko makalis dito. Kasi sobrang enclosed to. Yung pag-close kasi mo
so malaking meaning sa kanya. Tanggalin lang natin yung meaning yung pagsarado ng pinto. Tinuturo mo sa kanya na hindi siya pwede hindi magbas agad, hindi sabihin ng binuksan yung pinto, lalabas na siya agad. Papansinin mo yung leash ko, hindi ko nilalagyan ng tension. Kasi the moment na naglagay ako ng tension dyan, babalik yung gear. Sabi ni Moises, di niya nalalakad si Disney dito. Lalakad natin ngayon na hindi siya magwawala. Huwag ka natatawa. Ha? Dito pa ako maglalakad sa mas maingay. Wala itong pinagbago kasi hindi na po talaga siya makakawag, lumalaban, tsaka natatakot. Nagulat nga po kasi nakaalam po ni Sir Lester talagang nagbago na po yung reaction ni Disney doon sa kalsada. Nawala yung panic niya. Naging okay na lahat ng problema ko sa kanya kasi hindi na siya natatakot eh. Okay na yung paglalakad niya, maluwag na yung hawak ko sa kanya, tapos hindi siya pumapalag, hindi niya ako nakapipensa. Nakita nyo kanina nung nilakad na ni Moises si Disney, parang wala na. Okay na sa muna, hindi na siya nagpapalit. Kasi kinailangan lang niya ng guidance para mapaltan yung memory, yung takot dun sa lugar na yun. Thank you, Sir Lester, kasi nakatulungan niyo po kami na ayusin yung baby ni Disney. Tanggalin yung kanyang panic. Kaya ngayon, okay na kami ng panic ito. Makasama na namin si Disney na wala kami worry. Maraming salamat po, Sir Lester. Nakatakutan dahil sa kanilang isura, nasa pinakamalaking uri ng arachnid, ang tarantula. Mula sa pamilya ng mga gagamba, aabot sa halos 100 ng mga species ng tarantula sa mundo. Sa world record, nasa 11,000 ang pinakamalaking tarantula sa mundo o kasing laki ng isang plato. Ganun pa man, hindi naman daw agad nakamamatay ang kagat na tarantula. Ngunit, maaaring magdulog ng matinding allergic reaction sa katawan. Ang kanila namang mga balahibo o spines nagsisilbing depensa nila laban sa mga kaaway. Arachnophobia o malaking takot sa mga gagamba ang isa sa karaniwang phobia ng mga tao. Support galing sa mga pet lovers out there. Salamat din sa lahat ng nagpo-post sa mga pictures nila sa
Facebook dahil may bago na naman tayong Pet Lover of the Week. Oh! Jen Biang ang pangalan niya. Jen Biang ang pinong picture niya. Congratulations! Ikaw ang bagong Pet Lover of the Week. Tsaka dun sa mga may mga pictures with their pets, remember, mag-post lang kayo sa Facebook page namin dahil linggo-linggo kami pipili ng bagong Pet Lover of the Week. Ano yung hashtag yan? Huwag kayong magsawang magpadala, ilagay lang ang hashtag na Pet Lover of the Week. Oo. Alam mo, tuwang-tuwa ka sa BFF na ngayon. Ang pangalan niya ay si Bertie from Art Avalon. Alam mo, love mo na siya mukha nga eh. Love life mo na siya, Les. Oo, kung handa ka nang matulog. Alam mo kung ikaw ang komportable ka sa mga ahas. May iba dyan na takot sa ahas. Oh. Fear nila ay snakes. Ang tawag dyan, Ophelio, phobia. Ayan, parang yung takot yung sa ahas. Pero alam mo, helpful tong episode natin today, diba? Oh. Lalo na din yung mga merong phobia, merong mga nakatakutan. Sana naman natulungan namin kayo para mabawasan yung takot nyo or mawala yung takot nyo, lalo na sa mga wildlife animals. Tama, para ma-enjoy nila yung coexistence with wild, the wildlife, di ba? Last, kagaya mo, tingnan mo. Totoo lang, kung saya nakasamang mga animals, nakaka-relax. Tama. Kaya next week ulit mga pet lovers, i-share natin ang love sa ating mga pets dito sa Love You Pet! Saturday sa Love You Pet. Hahanap tayo ng mga aso na papayag.